guys! Welcome back to my channel! Thank you sa effort sa pag-click nitong video. And kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click the like, share, subscribe, and notification bell para lagi kang updated sa aking mga future videos. Thank you! For this vlog, ang topic natin is about tips para mabuntis. Yes, yes, yes! Tama ang yung naririnig. I made this video para lang makatulong. Baka makatulong. Para sa mga partners na planning magka-baby. Marami kasi akong nababasa o kakilala na hirap magbuntis eh. Ngayon may baby na ako, alam ko yung feeling and kasiyahan kapag biniyayaan ka ng baby. Kaya I'm making this video kasi gusto ko kayo din biniyayaan na. With perseverance and disclaimer po ah, lahat po ng sasabihin ko is based on experience, friends' experience, personal experience, and research. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Okay, let's start! Ito yung araw kung kailan mataas ang chance na mabuntis ka o mabubuntis ka talaga. Ito yung araw kung kailan lumalabas yung egg cell mo. Kasi kahit napakadaming sperm ang lumabas, kung wala namang egg cell, wala din. Baliwala din yun. Hindi ka mabubuntis. Kasi team effort ni egg and his sperm, kaya kayo nabubuntis. Kaya nabubuo si baby. Alam niyo to para parehas niyong ma-reserve ang inyong lakas sa araw na ito. Ngunit paano nga ba malalaman kung kailan ang fertile days mo? So para malaman natin kung kailan ang fertile day mo, one of the method is the calendar method. So from the root word itself, calendar, so gagamit po tayo ng kalendaryo. Pwede niyong mano-mano i-take down sa kalendaryo, pero meron din po tayong mobile application na pwede niyong i-download sa Play Store. Kung saan kayo mas komportable, yun yung gawin nyo. Doon sa mobile application, kailangan mo lang ilagay kung kailan yung first and last day ng menstruation mo. And then doon, madedetermine niya na kung ilang days ang period mo. And also, madedetermine niya din kung kailan ang fertile days mo. And kung may naririnig kayong background music, alam nyo na kung sino yan, ha? Pero para alam nyo din kung paano yung mano-mano, tuturuan ko din kayo. Pinakamahalagang iti-take note nyo is yung first day ng period. So, sabihin natin na regular menstruation nyo, so 28 days ang cycle nyo. So, bibilang tayo ng 28 days from the first day of your mens. Yes, tama yung naririnig nyo, from the first day ng mens. Ang karamihan kasi na pagkakamali is nagbibilang from the end day ng mens. No, sa first day of mens po tayo mag-start. Bibilang tayo ng 10 to 14 days, kasi usually dun sa 10 to 14 days, dun daw nag-i-start yung pag-release ng egg cell natin. So, isa sa mga araw na yon from 10 to 14 days, lalabas yung egg cell natin. For example, si August 1, ang first day ng period mo, magbibilang tayo ng 10 to 14 days after your first day of period. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10, 11, 12, 13, and 14. Ayan po yung mga fertile days mo. I suggest na these days po kayo mag-contact. Para sure dito sa 10 to 14 days na yan, every other day po kayo mag-contact. Yes, every other day lang po para magkaroon po ng time na mag-rejuvenate yung sperm ni partner mo. Kasi kahit healthy or meron kang egg cell on that day, kung hindi naman healthy ang sperm cell ng partner mo, hindi din po kayo makakabuo. Kasi joint force yon. Kung walang force yung sperm, wala din yun, baliwala din. Again, sa araw na 10 to 14,
dun lang ang perfect time na mag-contact kayo ni partner na mabubuntis ka. Kasi dun lang yung time na papayagan na makipag-meet sa egg cell kay sperm cell. So, my suggestion is dapat i-sure nyo on the 10th day meron talaga kayong contact. Kasi si sperm, tumatagal siya ng 3 to 5 days. Kaya niya mag-antay kay egg cell ng 3 to 5 days. Kaya kahit wala pa dun sa egg cell, tapos tatambay siya doon ng 3 to 5 days, mag-meet pa din sila ni egg cell paglabas nun. Parang sinusundo niya lang sa egg cell. Nag-aantay siya hanggang mag-out sa egg cell. 3 to 5 days yon. So, tamang-tama dun sa 10 to 14 days natin na lalabas sa egg cell. Tamang timing na doon sa 3 to 5 days na yon, dun siya mag-aantay. On the 10th day, kailangan may contact. Remember. Si Excel kasi, kapag lumabas siya, tumatagal lang siya ng 12 to 24 hours. So, kung may nakatambay doon paglabas niya, edi agad mag-meet na po sila. Malaki yung chance na mabuntis ka kung pare silang healthy. Another tip, from the first day of mens mo hanggang dun sa 9th day, kailangan may pahinga ang partner mo. As much as possible, stop muna yung contact. Para sa 10th day, hinug na si sperm. And ready na makipag-meet kay egg cell. Iba yung quality ni sperm na araw-araw ginagamit. And iba din yung quality niya kapag matagal na na-stop. That's the calendar method. Next method para malaman natin kung kailan ang fertile days mo is the natural method. Natural method is from the root word itself, natural. Natural siyang mararamdaman ng iyong katawan. Pero this method, medyo matrabaho siya kasi everyday mong ininote yung basal body temperature mo. So before ka tumayo, kapag gising mo sa umaga, kailangan mong mag-take ng body temperature and then ininote mo yun. Usually, normal lang siya or same lang yung body temperature mo. But once na ikaw ay fertile, malaki yung kaya niya. For example, 36.1, 36.2 ka doon naglalaro yung temperature mo before ka gumising. Kapag ikaw ay fertile, malaki ang chance na ikaw ay magiging 36.5, around ganun. So, kapag nakita mo na ganun kataas ang inyong temperature, that is the best time na mag-make contact kayo ni partner. And, kapag naging successful ang contact nyo ni partner, once na nag-take ka ulit ng body temperature mo on the next days, mag-maintain na dun sa high temperature, yung temperature mo. So, meaning, malaki yung chance na buntis ka na nun. That's one of the early signs of pregnancy. Number two tip is age. It's about age. Ang perfect age ng babae to get pregnant is around 25 to 35. Bakit? Kasi dun sa age na yon, ready na po si uterus natin and yung mga body organs natin. So, if you are around 25 to 35, malaki ang chance na mabuntis ka. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Keep on trying. Next tip is, take enough sleep. Make sure na nakaka 8 hours of sleep kayo. Sa pagtulog kasi, dun na re-recharge ang lahat ng dapat i-recharge sa ating katawan, including the hormones na kailangan natin sa pagbubuntis. Tapos, kung may iwasan yung panggabing trabaho, mas okay yun. Ang puyat kasi, nakaka-apekto yun sa pag-produce ng hormones natin. Malaki yung chance na kapag puyat ka, mas onti yung mapoproduce mong hormones na kailangan natin sa pagbubuntis. Next tip is, kumain ng masustansyang pagkain. Alam nyo na yun sa sarili nyo. Gulay, prutas, ang pagkain ng mga masusustansyang gulay, prutas, karne, lalo na yung mga nakakapagdulot ng matataas na protina, is nakakatulong sa pag-produce ng mga hormones. So, eat healthy. And, speaking of eating, isasama ko na lang din to. One of the tips ng mga matatanda, sabihan lang, before daw kayo mag-contact ni partner, kailangan kumain kayo both ng okra. Mas maraming okra, mas malaki yung chance na mabuntis. Wala namang masama kung itatry, di ba? Hindi lang siya healthy for our hormones, healthy din siya para sa body natin. Kaya, bili na kayo ng maraming okra before contact. Lalo na kung fertile kayo. Mas magiging maganda yung quality ni sperm and ni egg. And malaking factor yun. Next is, take vitamins.
Based on my research, for the boys, kailangan daw mag-vitamins kayo ng mayaman sa zinc, royal jelly, ginseng. An example ng mga vitamins na to is Progen E, Revicon, Maxvit, Parmaton. Ayun, ang mga vitamins na yan, nakakapagpaganda daw ng perm. This is just based on my research, not paid ads. Yung mga vitamins na yan, sabi, mas nakakapagpatagal daw ng buhay ng semilya. Diba sinabi ko kanina, 3 to 5 days tinatagal ng sperm. So malaki yung chance na kapag nag-take ka ng vitamins, maglalas yung sperm mo doon sa loob na up to 5 days. Mas matagal siya doon, mas malaki yung chance na magkikita sila na egg cell. Then for the girls naman, kailangan mag-take kayo ng vitamins na may folic acid or any multivitamins. Kailangan daw malakas ang ating resistensya and kailangan nga healthy tayo para mas maganda din ang production ng ating egg cell and mga hormones. Next tip is, panatilihin natin ang tamang timbang. Ang sobra o kulang na timbang ay makaka-apekto sa pag-produce ng hormones na kailangan natin sa pagbubuntis. Ito din ay may malaking chance na makapigil sa pag-produce ng normal ovulation natin, mga babae. So, imbis na after 10 to 14 days of your first period, yung fertile days mo, may chance na madedelay, may chance na mapapaaga. Yun yung one of the factor ng irregular menstruation. Pero marami pang factor yun, ha? So, ayun. Balanced diet, healthy lifestyle. Alam nyo na yan sa sarili nyo. Kailangan nyo lang talagang gawin. Next is, umiwas sa bisyo. Number one bisyo na nakakapagpatanda ng ating ovary is ang paninigarilyo. Dahil sa paninigarilyo, namamatay yung egg cell natin ng mas maaga. So may chance na paglabas niya, patay agad siya. So malaki yung chance na hindi na sila mag-meet ni sperm. Kahit gaano pa ka-healthy si sperm, kung sa egg cell hindi healthy, balewala. Imbis na 12 to 24 hours niyang kayang mabuhay, mas bababa yung chance. So, kung gusto mong mabuntis, you need to sacrifice your vices. Umiwas sa mga bisyo, lalong-lalo na ang paninigarilyo. Next is, the best position. Isa kasi sa mga factor kaya hindi ka nabubuntis is baliktad daw yung uterus mo. Baliktad yung mattress mo. So, the best position para dun sa mga nakabaliktad yung mattress is, based on research, is the dog style. And before mag-release si lalaki, kailangan ihiga si babae with an unan sa bandang kwetan. Tapos, kapag nag-release na si lalaki, kailangan mag-stop or mag-stay dun sa position na yun si babae within 30 minutes. Kasi ang pag-flow ng sperm ng lalaki papunta dun sa egg cell is tumatagal ng 30 minutes. So, kapag 30 minutes siyang nakaganon, mas malaki yung chance na diretsyong pupunta si sperm dun sa egg cell. Kailangan kasi nakaslant siya. By gravity, bababa yung sperm nyo and then pupunta siya direkta dun sa egg cell. Kasi kapag nakabaliktad, tapos normal position lang, hindi siya didirect nang pupunta dun sa mattress. Or may chance na mag-fall lang siya ulit pabalik. And kung medyo hesitant kayo, masure kung 30 to 1 hour para mas malaki yung chance. Mas matagal, mas malaki yung chance. Next is, don't be stressed. Everything is temporary, don't be stressed. Lahat yan nakaka-apekto. Pag lagi kang stress, mas marami yung stress hormones mo. Mas konti lang yung mapoproduce mong hormones na kailangan mo para sa pagbubuntis. And last but not the least, kapag nagawa mo na lahat yan, tapos wala pa ding epekto, maybe something is need to be medicated. Kailangan mo nang pumunta sa OB mo. Kailangan mo nang pumunta sa pinakamalapit na OB. Sila yung expert about doon sa pagbubuntis. Para malaman kung ano ba yung totoong kondisyon ng kalusugan mo, para kung ano man yun, masolusyonan na ng mas maaga. Para magamot kung ano man yung sakit na humahadlang sa pagiging fertile natin. Marami akong kakilala na takot magpa-check up. Takot na malaman kung ano yung sakit nila. Pero marami din akong kakilala na after nila magpa-check up, after nila malaman yung sakit, after nila mabigyan ng karampatang gamot, after nila magamot, tada! Buntis na sila. Kasi yung takot lang naman kadalasan sa lahat ng bagay, yun yung humahadlang sa happiness mo. And based on this topic, yung takot na yan, ang hinahadlangan niya, is yung pagkakaroon mo ng baby. Kahit sa ang kwento ng buhay, kapag nandyan yung takot, never kang magiging happy. But once na finace mo yung fear na yan,
one day, madidiscover mo na lang na happy ka na. That was just based on experience, based on my experience, based on others' experience, and I know based on your experience. Kaya ngayon, kung natatakot ka na magpunta sa OB, lagi mo itatak na mas magiging masaya ka kung magkakaroon ka ng baby. Kasi yun yung gusto mo, diba? Kaya mo ito pinapanood. Kaya ngayon, tanggalin mo yung takot na yan. Pumunta ka ng OB, face your fear. So, face your fear. Okay? Kung hindi ka masaya sa isa, take second opinion, third opinion, fourth opinion, hanggang sa makuha mo yung gusto mo talaga. Okay? Let's! So, that's all. I hope and pray na nakatulong po ako sa lahat ng may planong magbuntis. Go, go, fight, fight! Kung gaano yan kahirap, with perseverance and faith, lahat ng pinaghihirapan, kapag na-achieve mo, mas masaya. With perseverance and faith, mabubuntis ka. To believe is to see. So, ayan, kung meron pa po kayong topic na gustong i-discuss, comment down below. I'll make sure to make research on it and share my experience sa inyo para everybody happy. Na I make sure na gagawin ko yan ng separate video. So, thank you guys. I'm expecting your comment na naging successful itong video na to para sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. I'm expecting na sa mga susunod na comments is naging successful or nakatulong itong mga videos na to. Share your experience. Thank you. Goodbye. Bye. Umiiyak na si Madam. Bye. Kung may naririnig po kayong background music, ito po yun ah. Ah. Ayan po yan. Ayan po yung background music ko kanina pa. Oh, sinisermonan na ako. Oh. Oh, sige na sabi mo. Goodbye. Sabi mo bye. Say bye.